Hello guys, sa Lofar sign Leo R. Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy, para sa inyong lahat. Like general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Fire sign Leo R. Sagittarius. Alam mo, usual itong lumalabas eh. Okay, so fire sign Leo R. Sagittarius. Number 5, number 10. 7, 8, 9, 10. Okay, so kung halimbawa man may mga financial issues kayo, fire sign Leo R. Sagittarius, posibleng ang araw na ito is magkaroon na ng endings. Kasi 10 na to eh. So, may mga endings ng paghihirap, financial. May endings ng unemployment. So, pwedeng today may mag-offer sa'yo ng trabaho if wala kang trabaho. May mag-offer sa'yo ng tulong kung wala kang pera. May pathway dito, parang makikita mo sa araw na ito yung liwanag, diba? Kung dati is sobrang dilim, like, naghahanap ka ng trabaho, walang available. Naghahanap ka ng pwedeng mautangan, walang available. So, dito sinasabi na posibleng nandito na yung liwanag, 'di ba? So, sinasabi ng barahan na posibleng makikita mo na yung solusyon, resolution. Makikita mo na yung liwanag, makikita mo yung kasagutan sa mga bagay-bagay na pinoproblema mo, lalo na unemployment, pera, relationship, problema, or kano pa man. So, yun, may kasagutan ka na. Okay, tingnan natin. Okay, first card dito is Four of Cups. So, yun, itong Four of Cups na to, pwedeng dito siya sa despair kasi yun na nga, sabi ko sa'yo dito, makakakuha ka na ng solusyon, resolusyon. Makikita mo na yung liwanag sa end of the tunnel. So, medyo may katahimikan na ngayon. Pwedeng, medyo tahimik na yung financial problems mo. Medyo may mga, parang mararamdaman mo na, or feeling mo may solusyon na talaga. Okay? And freedom, diba? So, kung dati is desperado ka, desperada na kumita ng pera, yung parang feeling mo wala nang choices, wala nang labasan dito. Hindi mo makita yung pinto palabas sa problema sa pera, problema sa relationship or unemployment. Pero ngayon, kung makikita mo, may freedom eh. Nakikita mo na yung liwanag, nakikita mo na yung pinto. Na unti-unti na siyang nagbubukas para sa iyo. And medyo nakakatulog ka na ngayon, 'di ba? Relationship, if pareho kayong fire sign Leo R. Sagittarius, ganun din, pwedeng kung may mga issues kayo regarding sa relationship, away kayo ng away, kasi nasa long distance relationship, or hindi kayo magkaintindihan dahil sa problema sa pera, sinasabi ng braseo dito na posibleng may solusyon or may resolution, or posibleng makita mo na yung sagot, or yung yun, answer sa mga katanungan mo. Makakaalis ka na sa Eight of Swords, sa restrictions. Sa, kung ano man itong nararamdaman mo na dati ay restricted ka, makakaalis ka na. So, nakikita natin dito na may iba sa inyo na sobrang excited kasi parang nakikita mo yung sarili mo na napagtagumpayan mo, di ba? Masaya ka, excited, masaya, motivated, and feeling mo tagumpay yung plano mo eh. Diba? Parang iniisip mo siya ngayon, ako, nagtagumpay ako. Thanks God. Parang ganun. So, Hangman and King of Swords. Nakikita ko siya dito na yung mga nahang mong plano ay bibigyan mo ulit ng focus. Diba? Ang dami mong plano dati. Like, for example, travel, magtrabaho sa ibang bansa, lumipat ng bahay. Marami kang plano na puwersa mo tong or finorse mo talaga siyang ihang, hindi ituloy kasi yun na nga, kulang sa pera, kulang sa oras, may problema. Pero ngayon,
nakapag-desisyon ka na na lahat ng hindi mo itinuloy ay itutuloy mo na. Okay? So, nasa Five of Swords ka, laban kong laban. Parang sinasabi mo dito, gagawin ko ang lahat, makuha ko lang kung anong gusto ko. Ten of Pentacles, inheritance. So, nakikita ko sir dito pwedeng pera ng pamilya to. Parang may gusto kang ibenta na ari-arian ng pamilya or kung ano pa man. Or pwedeng sinasabi ng barasa dito na lump sum ng pera to and then victory and success. So, for example, may business ka dati tapos bigla mo siyang hindi itinuloy kasi nga nagka-problema ka sa pera. Or pwedeng may plano ka dati. Kasi pera to eh. Pera ng pamilya to. Or pwedeng lump sum siya. Pwedeng dati nagplano kang mag-retire. Tapos hindi mo tinuloy. Kasi nga, wala ka pang ipon. But now, sinasabi ng baraha na posibleng may parating sa'yo na lump sum ng money. At the same time, may occasion. So, may hindi ka itinuloy na okasyon. May hindi ka anong tawag dito? Hindi itinuloy or hindi mo pinaghandaan siguro na posibleng paghahandaan mo na sa ngayon. Nakikita ko sa'yo dito na nangangailangan ka ng malaking halagang pera para sa isang okasyon. Pwedeng may nalalapit na birthday celebration, wedding anniversaries, graduation, reunion, or kung ano pa man to. Pwedeng maraming tao yung nakatingin sa'yo na pinupuri ka nila, hinahangaan ka nila, or kung ano pa man. So, nakikita natin dito na may mga tao dito na parang ano, pinupuri ka, pinaparangalan ka, or kung ano pa man. Okay? Eight of Pentacles, Knight of Wands, and Ace of Cups. So, kung makikita mo dito, sobra-sobrang happiness to. Aapo yung cups mo dahil sa bagong relationship na offer. Or, nakikita natin dito na sobra kang excited kasi if business itong gusto mong balikan or yung hinang mo siya, hinang talaga, nakahang na business na gusto mong ituloy sa ngayon, marami kang magiging kliyente dito. Diba? Kung makikita mo yung Eight of Pentacles. Like for example, nagtrabaho ka, bigla kang tumigil. Siguro ngayon bumalik ka na sa trabaho mo. Yung iba naman sa inyo, relationship, bigla kayo nagkahiwalay. Ngayon pwedeng magkabalikan kayo. So, it's either pera or relationship itong hindi mo itinuloy, ang posibleng itutuloy mo na siya sa ngayon. Promotion sa trabaho. Pera talaga siya. So, kung ano man tong naantalang pera, pabalik na siya sa'yo. Babalik ulit siya sa'yo. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!